wala pa ako ni isang successful na nakausap o nakasama sa isang lamesa na nang maliit sa akin. Yes. Hindi, kasi nga, ganito yan eh. Katulad nga ang sinabi ko, yung may mga alam, yes, tahimik lang yan. It sounds funny kasi kangkong eh. Alam naman natin lahat, hinebra, pag natatalo, kangkong. Oh. You make a lot of money because of kangkong. Ginagawa ko siya lahat galing sa pagmamahal. Oy, napaka-importante ng love. Pagmamahal ko sa pamilya ko. Pagmamahal mo sa negosyo mo. Pagmamahal ko sa negosyo ko, sa mga empleyado ko, sa mga tao ko. Siyempre, lalo na sa sarili mo. Lalo na sa sarili ko. Love yourself before anything. Yung bashers mo will turn into your followers. Totoo. Diba? So, piliin lang natin maging mabuti. Huwag na huwag niyo tututulan yung isang taong gusto lang naman kumita para sa pamilya. So yun! Ah, naku po, nakakatuwa naman dahil ngayon lang ulit ako nag-interview ng isang social media businessman o kahit ano pa man personality. So way, way back talaga nag-interview na ako. So hindi na ako magpapatumpik-tumpik sa mga hindi nakakakilala, sa mga nakakakilala. Walang iba ang ating guest para sa araw na to, si Josh Moyca ng KCOO, Kangkong Chips Original. Ayan, sir. Thank you, pakilala ka naman. Pakilala ka naman sa ating mga followers natin dyan. What's up mga tol? Ako nga pala si Josh Moyca ng Kangkong Chips Original. Alright. So, mainit na usapin. Alam nyo, ang dami ng interview mo. Uh-huh. Tony Gonzaga. Yes. Which is, pucha, isa rin yan sa mga pangarap ko na ma-interview ako ni Tony Gonzaga. Oh, syempre, Tony Gonzaga is Tony Gonzaga. Yun, man. Syempre, sino ba naman? Sino pa? Na-feature ka rin sa RDR. RDR, Ojo Diaz. Yeah, Ojo Diaz. O Julius Babaw, di ba? Si Sir Julius, kaibigan natin yan. Jessica So. So, madami ng interviews regarding to sa business mo. Yes, Kangkong Chips. Kangkong Chips Original. Na which is, alam ko na, 17 years old ka nagsimula. Oh, okay, tamo, alam ko. 17. Di ba? 17 years old nagsimula as a young entrepreneur na taga Cavite, Mendez. Kalugar kasi tayo, Cavite. Talaga? Cavite City ako eh, di ba? Cavite so, niyo. Di ba, hindi ko na pag-uusapan dito paano mo nasimulan yan dahil natanong na nila sa'yo yan eh. Oh. Paulit-ulit na lang yan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kasi ngayon, trending ka. Uh-huh. Usually, daming memes, daming makikita mo na, yes, pinagko-compare ka pa kay Ramon Ang. Oh, totoo yan. Diba? So, si Ramon Ang and Josh Moyca, yung sabihin, isa na San Miguel, isa si Kangkong Chips. Mm-hmm. Which is, ako minsan, gusto ko na rin mag-comment eh. Kasi makikita mo kasi dun yung mga tao na may alam sa buhay sa walang alam. Mm-hmm. Yung mga hindi pa talaga na-experience, ano nga ba, yung mga pinagdadaanan ng mga tao to. Totoo. Kasi hindi lang naman to, syempre, paano, ba't kayo kukumpare kay Ramon Ang? Pucha, ibang level na yun eh. Di ba? Si Ramon Ang kasi maid na yun. Paano mo i-compare yung isang maid sa upcoming or sa rising? Oh, kasi ako masasabi ko sa'yo, para sa akin na, you're a rising entrepreneur, social media personality. That is what you are right now. You are not made for me. Kasi ako hindi ko pa matanggap sarili ko na maid na ako eh. Ako, tagal ko na. Oo naman. Ang tagal ko na sa social media at hindi ako mayaman. At hindi naman, di ba? Kaya ako, I never consider myself as made na. Oh, kaya ako, continuous pa rin akong nag-iingay sa social media. That, kasi nakakatulong yun sa ano eh, sa business eh. Yes. Okay, so para lang to kasi sa kalaman nila. Yung kasi ikaw, the path that you're kitatahak is parang si Andrew Tate. Uh-huh. Sort of. I don't know if idol mo ba siya? Yun ba yung Nakikinig. So, as top G, di ba? Si Andrew Tate kasi considers himself as top G. Parang the way na magsalita siya, yung manner niya, kailangan angat ka sa iba. So, kumbaga, ikaw, hindi ka dito. Ikaw, dito ka lang. Ako, ito ako. Ganun yun eh. Yun rin yung nakikita ko sa'yo. Para sa akin, hindi ako na-apektuhan doon. Kasi, bukod sa I know you, alam ko rin yung ginagusto mong gawin. Alam ko rin yung ginagawa mo. At para sa akin, hindi siya masama eh. As long na hindi ka naman nang-aapak ng
tao. Meron ka na bang inapakan na tao? Wala. Sa negosyo mo o sa pagiging top G mo? Wala. Meron ka na bang minaliit? Wala, basta. Meron ka na bang hinamak? Wala. Diba? Wala. So, nagagalit sila kasi you're portraying or not, actually not portraying eh. Mali yung portraying kasi pag portraying parang ginagaya mo or something eh. Sabi na parang, diba, kasi inaangat mo lang yung sarili mo to show na I'm Josh Moica and I have this credential, Kangkong Chips. It sounds funny kasi Kangkong eh. Alam naman natin lahat, Hinebra, pag natatalo, Kangkong. Oh. Diba? Oh. Pero you make out, you make a lot of money because of Kangkong. Diba? Doon ako, sabi ko, tang ina, okay yung ginagawa itong batang to. Thank you, Bustoyo. Sabi ko, nakukuha mo yung attention ng tao. At because of that, nagiging pera siya. Yun ang hindi alam ng mga viewers, ng followers. Totoo. Diba? Pero ang tanong, paano mo tinitake ang bash? Para sa akin kasi, I don't feel low from insults. Parang kahit anumang sabihin mo sa akin, anuman ang itawag mo sa akin, marami kang pwedeng tawagin sa akin, kagaya ng mayabang, ignorante, kapagmataas, kala mo kung sino na. Pero kasi kaya ako ginagawa yun na napapakita ako ng confidence sa social media para ipakita ko na posible. Sa'kin? Anong una. Dahil tingin ko nagawa ko ng napakabata. Yes. Na bago ko ang buhay ng pamilya ko. Yes. Ginagawa ko siya lahat galing sa pagmamahal. Oy, napaka-importante ng love. Pagmamahal ko sa pamilya ko. Pagmamahal mo sa negosyo mo. Pagmamahal ko sa negosyo ko, sa mga empleyado ko, sa mga tao ko. Siyempre, lalo na sa sarili mo. Lalo na sa sarili ko. Love diba? Yourself before anything. So, anything, kaya, diba? Kaya nila siguro nasabi na mayabang ka, ganyan. At hindi ka nangiti. Hindi ako nangiti. Oo, pero nangiti. Ano ba? Lagi sinasabi. Laging galit. Yeah. Diba? Oo. Laging galit. Wala, alam nyo, ang tanong natin sa kanila. Bakit sila naapektuhan? Lalaki kang galit. Para kang mayabang. Bakit sila naapektuhan? Ito para sa mga followers, ha? Alam nyo bakit kayo naapektuhan? Ito, real talk. Kasi, nakikita nyo yung isang tao na maganda yung nangyayari sa buhay. Although, sabihin natin na medyo mayabang yung atake niya kasi magkaiba kami. For sure naman, sabihin nyo magkaiba kami. Siya iba yung atake niya when it comes sa business niya, when it comes sa personality niya sa social media. Iba rin naman yung atake ko. So ako kasi down to earth, masa, accessible kahit kanino, ikaw naman hindi. Pero the same thing, is mahal lang namin yung ginagawa namin. At may mga mahal kami sa buhay na sinusuportahan. At kanya-kanya lang na atake yan. Pero ang tanong, effective? Yes. Effective ba? Alam mo ba? May kwento ko sir. Sige. Kaya ako ginawa talaga yan dahil bata ako. Okay. Tandaan mo, Bustoyo, na dito sa negosyo, madugo ang labanan dito. Yes, oo. Pwede kang apak-apakan. Tama. Pwede kang i-take advantage. Tama. Pwede kang perahan. Pwede Tama. Kang tarantaduhin. Tama. Pwede gawin sa'yo ang lahat ng kasamaan. Yes, oo. So, bata ako, strength ko ang pagiging bata. Dahil kaya kong ma-access yung mga mentor ko ngayon. Okay. Kasi willing silang turuan at tulungan ako dahil bata ako at nakikita na lang pwedeng may pag-asa akong umasenso sa buhay dahil sa pinapakita kong sipag, tsaga, pagpupursige, pakikinig. Yes. So nakikita nila na pwede akong turuan, yun ang strength ko. Okay. Pero weakness ko din na bata ako. Dahil? Dahil pwede mo nga akong bata-batain. Oo, sinasabi mo? Wala yan. Pero alam mo, Bustoyo, mula nung naging ganun yung image ko sa social media, wala pa ako ni isang successful na nakausap o nakasama sa isang lamesa na nang maliit sa akin. Yes. Hindi, kasi nga, ganito yan eh. Katulad nga ang sinabi ko, yung may mga alam, yes. Tahimik lang yan. Hindi sila, hindi parang magbaba yung may mga alam. Lalo na yung may pinagdaanan, the same thing din ang sayo. Kasi halos lahat naman, kami, yung iba, dumaan naman sa pagiging bata, dumaan sa pagiging mapusok, dumaan sa pagiging gutom. Dumaan sa sobrang putang ina, sobrang eagerness mo, putang ina mo, ratchan, banat ka ng banat. Diba? So, hindi talaga kami para magsalita or mag-comment. Ang pwede lang mag-comment sa'yo ng pangit or iba is, pwedeng sa isang banda is pwedeng naiinggit.
pwedeng wala sila doon sa lugar na yon at medyo, di ba, parang tangina, bata pa lang yun, nakukuha na niya yung gusto niya. Parang syempre meron mga ganun factor, which is totoo naman yon. So, tama naman yung ginagawa mo para sa akin na pinapakita mo na at young age, meron ka nang nakukuha doon sa Kangkong chips. Piti sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon, may nakukuha ng intern na nakakatulong sa mga employees mo, sa mami mo, sa'yo, sa mga tao. Totoo. Diba? Tsaka sinasabi nila na ano, yumabang daw nung nagkapera. Actually, hindi totoo yun. Parang dati, social media lang yan. Oo, tsaka social media lang yan. Pero, noong una pa lang, geng-geng ako. Oo, hindi mayabang to. Noong una ko to nakita, wala. Oo, hindi. Kasi nga, ganun talaga ako. Hindi, pag pumunta kayo sa YouTube ko, 2021, nagbablog na ako doon, nakahubad ako busto yun, naka-jacket ako, naka-bling-bling ako. Ganun na ako dati pa lang. Ngayon lang ako nag-train maging professional, na medyo mag-act naman kasi negosyante na nga ako, nakikilala sa negosyo. Pero dati pa lang, kumbaga geng-geng na talaga ako, magsalita na ako, parang kalsada lang din. Kasi tsaka bata pa, man. Tsaka bata pa. Kumbaga, ako nga, naisip ko nga, sa, ako ha, ang hirap ng ginagawa mo. Mm-hmm. Kasi at young age po, tandami mo pang dapat gawin eh. Mm-hmm. Bukod sa pumokus ka sa negosyo lahat, ang dami mo siguradong hindi nagagawa na dapat ginagawa ng mga ganyang edad. Yung partying! Mga ganyang edad, punta ka sagsagan yan ng party, sagsagan yan ng pambababae, pagsugal, lahat ng bisyo. Yan, mga ganyan, try kasiyahan. Everything. Kasiyahan. Yes! Happiness ang unang-unang inaalis sa pagiging negosyante. Was totoo, talagang... dinedicate mo yung sarili mo sa isang bagay para magbago ang buhay mo. Ang unang-unang mawawala is yung pagiging happy, yung happiness mo sa sarili mo. Mawawala yun eh. Kasi iisipin mo na lang. Kung bakit yung naging buhay ko lately is para na akong laging galit, sinasabi nila, seryoso lagi. Ba't lagi kang seryoso, Josh? Ba't lagi na lang galit yung mukha mo? Ang sagot ko dun, ikaw kaya na 17 ka pa lang, isandang empleyado na hinahandle mo. No. Gano'ng karaming problema. Yes, hindi biro. Gano'ng karami yung challenges na pagdadaanan mo bilang bata na kailangan ipakita mo na malakas ka. Kailangan ipakita mo. Hindi ka pwedeng bata. Katulad nga sabi mo kanina, hindi ka nila pwedeng batahin. Kasi pag nakita ng mga trabahador mo na employee mo na, ay putang na yung amo ko pala. Yari ako dun. Diba? Yari ako dun. O yung ay putang na, kayang-kayang. Alam mo. Kayang-kayang palang basagin yung negosyo mo, Diyos ha. Ikaw CEO namin, ikaw owner na. Bata ka lang naman, palaro-laro ka lang. Sobrang dami pa naman na kupal. Diba? O sa totoo. Empleyado. Alam nyo, hindi ko naman nila lahat, pero alam nyo naman lahat. Kasi ako, naging employee rin ako. As an employee, naging kupal din ako. Totoo naman yan eh. Sa dito, real talk lang kasi to. Diba? Totoo. Ako, lahat ang sinasabi ko sa inyo, napagdaanan ko. Wala ako sinabi na hindi ko napagdaanan. Yun nga lang yung ano ko eh. Yun lang talaga yung ma-share ko. Never ako nagyabang kasi ang sinasabi ko is napagdaanan ko lahat. Yung pagiging empleyadong kupal, puta na, mismo nga mo yung boss ko. Kapag alam ko pa, puta, naka-away ko, binato ko pa na kung ano-ano, alam ko, away talaga. Piti sa trabaho sa generika, away din yun. Napa-away din ako sa kasamahan ko ng PN. Puro away ako malimit. Sa Watson, napa-away din ako. So, kupal din ako. Kasi ganun yun, as employee, kasi unang-una pagod ka sa trabaho. Tapos, bibiradahan ka ng boss mo na, ano? Boss mo na, syempre yung boss mo, stress din, hindi mo naiisip kasi usually kasi iniisip mo lang sarili mo eh. Lang. Hindi mo rin naiisip anong stress ang pinagdadaanan ng mga boss nyo. Ang hirap maging boss kung totoo lang. Kung mas mahirap. Ang daming responsibilidad. Hindi akala nyo kumikita na yung boss nyo. Oo, nakikita lang nila yung mga masasaya eh, masasarap. Oo. Pero hindi yun doon. So, hindi nakita yung hirap. Ako lang ha, sa mga followers ko, hindi ko kayo ina-encourage baguhin yung belief or yung paniniwala nyo kahit kanino o kahit anong aspeto ng buhay. Eto lang yung take ko dito kay Josh. Si Josh okay to. Okay, mayabang siya tingnan, mayabang siya magsalita the way that hindi siya ako eh. Hindi siya yung ibang kilala nyo. So, iba yung linya niya. At doon sa linya niya, marami din na nagmamahal doon at marami rin nagagalit. Pero ang tanong, siya, kumikita siya doon sa ginagawa niya. Which is yun ang dapat niyong gawin. Isipin niyo paano kayo kikita. Kasi sa panagbabash kayo, hindi kayo kikita sa pangbabash. Oh. Kumikita ba kayo sa pangbabash? Wala. Kasi katulad nga sabi mo, di ba, nababash ka ngayon, tinanong mo ako kanina, sabi mo, kung nababash ka ba ako?
Ako, nabash ako sobra-sobra. Talaga? 2020. Ah, parang ayoko na lumabas noon. Talaga? Oo, pero hindi ako sumagot sa tao. Ako din, never. Tumahimik lang ako. Yes. Tumahimik ako. Exactly. Kasi sabi ko, kasi ako... Kasi alam natin yung totoo. Hindi, ako, hindi naman, ako, iba, magkaiba kasi tayo. Ikaw, bata ka pa kasi nung nabash ka ngayon. Ako, nung nabash ako, matanda na ako noon, 2020. 39 na ata ako noon. Mm. May mga pamilya na ako. Mm. I have kids. Yung mga kamag-anak ko na matatanda na, syempre, sila yung naapektuhan. Dahil yung, ayaw kasi na dumating yung punto na mabubuli yung mga anak ko sa school. Totoo. Kaya ako, never din ako na mga negative posts, bad posts, mga pag-aaway, o kung ano man. Okay. Lalo na ngayon, ha. Dahil na ngayon, nagkaroon kasi talaga ako, namulat ako na, kasi, lagi ko iniisip yung mga mahal ko sa buhay. Totoo. Kasi magre-reflect yun sa kanila. Mm-hmm. Pag nabash ako, o na, kunyari may ginawa ako something, yung anak ko yung mabubuli sa school. Eh. Hindi naman ako habang buhay nakasama ko yung mga anak ko. Kasama ko sa school, paano ko sila mapagtatanggol? So ako, I do a lot of positive things. Yung sa'yo, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, kung gusto mo na maging ganyan, top G look, kung ano man yan, it's up to you. As long na wala kang ginagawa mo sa mga sa tao, continue to do those things. Thank and you, continue to earn at yes. Mag-grow at kumuha ng mga empleyado. At magbibigay pa tayo ng opportunity sa mga Pilipino. Yan. Yung naman talaga gusto natin. Oo, tama. Tsaka nakakatawa kasi isipin mo kasi di ba Kangkong? Doon kasi talaga na ito. Wala na, nabago na boss Toyo. Oh. Hindi na pwedeng ipang-asar ang Kangkong. Hindi ka na pupulutin sa Kangkongan. Oo, di ba? Pero actually talaga nakakatawa talaga siya. So ako, expect you sa mga following years, mas mag-success ka pa. Thank you, international. Kasi international na ata yung Kangkong chips mo. Yes, actually. Diba? Yes. So, you're exporting na through other countries. So, sana, dire-direcho pa. Thank you. More, kasi ginagaya ka na. Oo, marami. Alam ko, meron ng, alam mo naman, diba, ginagaya na yung product mo. Pero still, gawin mo lang ng gawin yun. Thank you, don't mind kung may nanggagaya sa'yo. Pag may nanggagaya sa'yo, it means, okay yung ginagawa. Gumagana yun. So ngayon, kung sino man yung gumagana, hayaan mo lang sila. Kasi, pamilya rin nila yung papakay. Oo naman. Actually, kinokomentan ko pa nga yung iba na nagsasabi na, ito, inspired to kay Josh Mojica. Gumagawa din sila. Ibang chips. Diba? At least, nagkaroon tayo ng, nakapagbigay tayo sa kanila ng opportunity. Huwag nyo tututulan yung isang taong gusto lang naman kumita para sa pamilya. Pera na lang. Kung yung pamamaraan nila is sobrang nakakaapak na ng pagkatao, sobrang inaaway pa kayo, patitit kayo, sobrang competitor, at talagang parang hinahamak niya kayo, sila na nga yung may ginawa, para sila pa yung mata. Ay, pagka ganun. Ay, tangin na, hindi pwede, gago ka ba? Diba? Pero as long na wala naman problema kung gayahin yung path na ginagawa. As long na diretso lang para lang sa pamilya, wala masama. Sige lang. Diba? Sumikap tayo lahat. So, yun. So, kung kayo, gusto nyo siya i-bash, i-compare kung kanin-kanino, ituloy nyo lang yan. Kasi, kikita siya doon. Alright? At the end of the day, yung wallet niya mapupuno. Alright? So, hindi ko naman sinasabi na pagpatuloy mo yung kayo. Kasi sa akin, hindi siya mayabang. Okay? Kung nakikita nyo sa social media na mayabang, sa personal, hindi. Kasi kanya-kanya talaga ang karakter yan eh. Kanya-kanya talaga ang karakter yan. Hindi pa social media ang sikat, artista pa lang, may mga karakter na talaga. Oo naman, di ba? Talaga, lumang-lumang panahon na talaga, may karakter talaga ang mga tao. Don't expect isang tao na parehas ng karakter mo. At ito. Ito rin naman, payo ko rin sa'yo. Yung mga basher, wala ka nang magagawa dyan. Oo naman. Mahalin mo na lang sila. Yes. Kasi, ako, dami ko rin naging basher. Nung nagbago si Boss Toyo, naging followers ko sila. Totoo. Ano diba? So, pag nakita nila na, uy, he's a good guy. Eventually, yung bashers mo will turn into your followers. Totoo. Diba? Totoo. So, piliin lang natin maging mabuti. Lain na sa mga tao. Kasi yung consumers, yung mga tao, yan silang bumubuhay sa atin. Oo naman. Diba? Tandaan mo yan. Kaya mag-focus tayo sa mga nagmamahal, sumusuporta. Yan, natin lalo sila ng pagmamahal pa. Yan, oo. Sa mga bashers naman dyan, ganun pa rin. Continue ko. Kung yung mga bashers, wala akong problema dyan. Do your thing. Gawin nyo yun. Kasi karapatan nyo yan. Hindi naman natin inaalis yung mga karapatan ng bawat isa eh, di ba? Ito. Pero sabi ko nga, mas mag-iging humanap ng pagkakitaan kaysa mag-bash ng tao.
kesa tumingin sa buhay ng ibang tao. Yes, tsaka hindi nyo alam yung pakiramdam ng nababash. Ito lang ha, hindi nyo alam yung pakiramdam. Hindi nyo, akala nyo minsan okay lang. Meron mga ganun, wala kang pakiramdam sa bash yan. Pero in sa isang ano yun, merong kurutin sa puso. Meron, may mga worries din sa utak. May pitik-pitik din yung, takay na, nababash ako. Mm-hmm. Naisip ko yung pamilya ko. Mga ganun din. So, lagi nyo rin iisipin, di ba? May pamilya rin kayo. May pamilya kami. May pamilya lahat. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Hindi lang tayo ang apektado dito. Pati yung mga mahal sa buhay. Let's live a happy and a peaceful life na lagi kong pinopromote. Sabi ko nga, kapayapaan at pagmamahal. Pag yan ang, alam ko, very impossible na mangyari, pero as much kapayapaan at pagmamahal lang sana yung social media. Yes, ako, sana, no? Spread positivity. Ako yun talaga yung gusto ko lang. Pagmamahal at kapayapaan. Kasi pag ando na yon, everything will be ano into places na. Oh, wala na, di ba? So, ayun lang. Josh Moy, ganang kakong chief. Siyempre, si Toy to Mamen. Thank you, guys. Ayan, so, quick interview lang to, pero napaabad dahil masarap yung kwento namin. Geng-geng.